Magandang araw mga ka-farmers. Kumusta kayo dyan? Sana nasabaybayan nyo yung mga video ko. Ngayong araw, mas magandang balita. Yung palayan natin, yan. Yan, namunga na yung ating pagtatsaga, no, sa ang ating araw-araw na pagpunta dito sa palayan. Tsaka isang napakasarap at tsaka magandang pakiramdam sa tulad ko na mismong ikaw ang may-ari, ikaw ang nagtatrabaho doon sa farm mo, tsaka makita mo yung palay mo, no? Yan. May mga bunga na yung ilan. So, ngayon, ang operation namin ay pag-spray ng insecticide. So, ngayon, kasi naglilihi na yung palay. So, yung iba, mayroon ng mga bulak, tsaka yung iba, may mga bunga na rin. So, hindi naman sabay-sabay talaga sila bubunga, may iba may huli, may iba yun na una. So, ngayon, sa ganitong sitwasyon, kailangan alagaan natin yung palay, lalo na ngayon na nagbubuntis na yung mga tanim, no? So, kailangan i-monitor natin yung mga halaman natin kasi maraming mga insekto na maaaring magsira sa pananim natin. Kung saan pa doon nagbubuntis yung isang halaman tulad sa isang tao, no? Kailangan alagaan natin mas mabuti dahil kung hindi, yung bunga niya mismo, yun ang sisirain niya. So, sayang lang yung papapagod natin doon sa palayan, sa pagtatrabaho mo kung hindi mo na minomonitor o binabantayan yung progress ng tanim natin. So, makita nyo dyan, yan, bilugan na yung mga stem niya. So, malapit na magkita yung lalabas yung mga bulaklak niyan at yung mga bunga. So, ngayon, ang ginagawa ko is araw-araw pa rin pinupuntahan ko dito sa palayan kung anong mga insekto na nandito sa mga tanim. Then actually sakripisyo na naman talaga dahil paulit-ulit ka na mag-i-spray ng insecticide dahil huwag mong pabayaan na atakihin nila at saka huli ka na mag-i-spray ng insecticide. So, yun, makita mo yun sa likuran ko. Yan. Bali, nag-hire ako ng tao para mag-i-spray. Saka kanina, mag-i-spray na rin ako. Tapos na ako ng mga tatlong tanke. Tapos, yan. Yung pitbahay ko dito na may palayan din. Tinutulungan nila ako. Tapos binabayaran ko na lang sila. The same time, kung makita nyo yung pananim, napakaganda. So, i-maintain lang din natin yung tubig, no? Para hindi siya matuyuan. So, tsaka ginagawa ko, talagang pinapalo ko yung mga instruction, tsaka yung pag-aabono. Tsaka nag-a-apply din ako ng foliar fertilizer. So, marami naman tayong mabibiling mga foliar fertilizer sa mga agri supply. So, pamili na kayo kung ano yung ginagamit nyo. So, sa akin ngayon, ang ginagamit ko is Crop Giant. So, may dalawang Crop Giant kasi yung ginagamit ko yung kulay dilaw yung karton niya, yung lalagyan niya, yung label. At saka yung isa, yung kulay orange na. So, ngayon, yung kulay orange yung ginagamit ko kasi mamumulaklak na yung mga pananim ko. So, yung interval naman, nandun sa instruction. So, papakita ko sa inyo. Dito kasi sa sasakyan ko. So, nandito yung mga chemical. Saka yung herbicide. Dito yung yan, dito yung Crop Giant. So, nakalagay naman dito sa instruction. So, rice, start application 45 days after transplanting. Repeat 10 to 14 days interval. 10 to 14 days interval. So, magkano ba yung ganito? Yung ganito kasi nasa mga 250. Depende na rin sa binta dun sa malapit sa lugar nyo. 250 to 280. Ano lang, 4 to 6 tablespoon every 16 liters. So, ang ginagamit ko kasi power spray. So, mas maraming laman. So, kaya niyang maximum ng 25 liters bawat tanke. Then, mayroon rin kaming
yung 16 liters na mano-mano na dibomba na sprayer. So yan lang, kahit anong gamitin nyo, mano-mano is or power spray, so mas lamang din yung power spray dahil mas mabilis yung trabaho, tsaka ano, mas mas marami yung ano niya, yung lalabas na spray, yung fog, no, yung dami ng yung spray na mababasa yung pananim. So ito, ikutin natin yung pananim ko. Natapos na rin yung araw ko. Then tapos na kami nag-spray ng pang-insecticide. Araw-araw pa rin natin minimonitor yung palaya natin kung gaano karami yung mga insekto na umatake sa tanim natin. Then huwag natin babayaan. Dahil ito nga, mapango na to sa mga insekto. Masarap to sa pagkain nila. Dahil pag once na nahuli ka ng spray, saka malaking binsala dun sa mga tanim. So huwag natin babayaan. Sakripisyo lang mga tayo, tiyaga sa pagka-farming dahil isang napakahirap na trabaho to. Lahat tayo kumakain ng bigas. Sana na-appreciate yung trabaho namin. Saka guys, yung mga bago pa lang sa channel ko, sana nasiyahan kayo at saka makita nyo yung sakripisyo ng bilang farmer. Sana mag-subscribe kayo sa channel ko, saka pinutin na rin yung notification bell para update kayo sa mga videos ko. So once again, maraming salamat, saka magandang araw sa ating lahat.